paglaban sa droga at sabay-sabay na pagtatayo ng mga infrastruktura, dalawang bagay na tingin ng ilan imposibleng magawa ni Pangulong Duterte. Pero kanyang matapang na hinarap at pinanindigan sa simula ng kanyang termino. At ngayong nangangalahati na sa kanyang panunungkula ng Pangulo, ang dating tingin ng ilan na ambisyosong pangarap na Pangulo, ngayon nakikita na ng publiko na magandang epekto. Walang-walang araw ito sa nagawa sa unang tatlong taon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Wala rin daw panama ang dating Pangulo sa estilo ng paghawak ni Pangulong Duterte sa malalaking kontrobersiya at trahedyang dumaan sa bansa. Narito ang aming report. Itinuturing ng ilang eksperto na malaking ang ibinunga na matatapang na programa ng Duterte administration sa unang taong panunungkulan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang pinuno ng bansa. Yan ay sa kabila ng kaliwatka ng batikos ng mga kritiko sa kakaibang estilo ng pamamalakad ng Pangulo. Ang first 3 years na actually, maganda, no? Ang tawag dyan, fruitful. Yun ang term na pwede mong gamitin. Marami siyang nagawa. Simpleng bagay. Nalinis niya Boracay. Komplikadong bagay. Nahinto na formally ang Moro Rebellion. Isang rebellion niya na mula pa ng 1973. Ngayon lang natapos. Idagdag pa rito ang kampanya kontra illegal na droga na nagbunga ng mas mababang bilang ng krimen sa bansa. Kung tatanungin po natin ang mga ordinaryong mga mamamayan, mabobiyahe po ako sa probinsya, yung mga taxi driver, yung mga nakatira sa mga lugar na dati magulo. Ang kanilang sinasabi, tumahimik ang kanilang mga lugar. Hindi na nakakatakot maglakad sa lansangan. Maganda kasi bumaba ang kriminalidad eh. Nawala na yung mga dito sa kalsada. Yung mga sakal, yung mga gumagawa ng mga ng mga katarantaduhan. Tsaka nabawasan na rin yung mga tumatambay sa gabi. Ang Build program naman ngayon ay dama na ang magandang resulta. Sementadong mga daan, mga dagdag na tulay, bagong mga airport, seaport at maging mga rilis ng tren. Konkreto yun eh. Kumbaga lumabas ka lang sa kalye, makikita mo yung mga binibuild na eh. Nagbukas ito ng pinto para sa economic development ng maraming lugar sa labas ng Metro Manila. Pinanatili rin ng Pangulo ang magandang lagay ng ekonomiya. Kabilang na dyan ang matatag na presyo ng mga pangunahing bilihin, pababang bilang ng mga walang trabaho at malakas na piso, at pinasa ang magagandang batas gaya ng Universal Healthcare Act, libreng tuition fee sa kolehiyo, libreng pamasahe sa mga estudyante, at pagtaas ng sweldo ng mga sundalo at pulis. Sa dami ng nagawa ng Pangulong Duterte, paano nga ba ito makukumpara sa naging unang tatlong taon ni dating Pangulong Noynoy Aquino? Sa panahon niya, may dalawa siyang major na plataforma at promisa na rin yung anti-poverty at saka anti-corruption. Nagkaroon siya ng mga kilos. Halimbawa, nawala yung PIDAF. Di dapat nawala na yung corruption, yung pork barrel. Pero sa actual na nangyari, nalipat ng pork barrel na ipasok sa mga ibang items. Hindi talaga nawala. Minsan mga pwede mong sabihin, parang niloko mo yung mga tao. Hindi rin daw sanay ang dating Pangulo sa paghawak ng mga krisis gaya na nangyari sa Luneta hostage crisis noong 2010. Ang nakita kong problema sa handling ng Luneta SIDS, una, hindi ka agad decisively hinawakan sa national. Kasi sa protocol ng usapin dyan, kapag may mga foreigners involved, karami na yung umahawak agad eh. National yan. Pati DFA involved. Pero ang DFA noon, wala. Tinulugan ng sekretary, si Secretary De Rosario. Kabaligtara naman ito sa ginawa ni Pangulong Duterte nang sumiklab ang krisis sa Marawi noong 2017. Makikita natin yung presidente talaga pag sa crisis eh, mabilis kumilos. Maalala natin, siya ay nasa state visit sa Russia. Nung malaman niyang nagkaroon ng incident, umuwi na agad.
si Pangulong Duterte rin ang tumapo sa mga di masolusyonang problema sa panahon ni Aquino, gaya ng laglag bala sa NAIA at ang parating pagkadiskaril ng mga tren sa MRT. Si Presidente Duterte has grown into his presidency. Meaning, after 3 years, na-realize na yung bigat ng trabaho. Na-realize na kung ano dapat gawin niya. Kaya ang susunod na 3 years, gagawin niya na malamang yung realization ngayon. Ang minimin ko yung legacy program niya. Dito mo na maramdaman sa next 3 years. Incomparable president na may tuturing si Pangulong Duterte. Ang mga bagay kasing imposible, nagagawa niyang posible. Ang sinumang humarang sa kanyang plano para sa ikaunlad ng bansa, kanyang sasagasaan. At ang mga problema ng bayan kanyang hindi tinutulugan. Bagay na hindi nagawa noong nagdaang administrasyon ni Aquino. Bukas, abangan naman bayan kung ano nga ba ang sikreto kung paano na isakatuparan ng Pangulo ang karamihan ng kanyang ipinangakong programa sa bansa. Ito po ang Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Ako po si Erwin Tulfo. Magandang araw, bayan!